oras na kukunin na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit gamit ang isang ipo-ipo, naglalakad sina Elias at Eliseo galing sa Gilgal. Nais ng Panginoon na pumunta ako sa Betel pero kailangan mong manatili dito. Sabi ni Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Diyos at sa iyo na hindi kita iiwan at kasama mo ako kahit anong mangyari. Kaya pumunta silang dalawa sa Betel. Sabi ng isang grupo ng mga propeta na nakatira doon, alam mo ba na ngayong araw kukunin ng Diyos ang iyong guro na si Elias? Oo, alam ko, pero huwag na nating pag-usapan. Sabi ni Elias kay Eliseo, pinapunta ako ng Panginoon sa Jericho, kaya maiiwan ka na lang dito. Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo na hindi kita iiwan kahit anong mangyari. At sinamahan niya si Elias sa Jericho. Sabi ng isang grupo ng mga propeta na nakatira doon, alam mo ba na ngayong araw kukunin ng Diyos ang iyong guro na si Elias? Oo, alam ko, pero huwag na nating pag-usapan. Pinapunta ako ng Panginoon sa Ilog Jordan, kaya maiwan ka na lang dito. Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo na hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Kaya't nagpatuloy sila papunta sa ilog ng Jordan. Sinundan sila ng mga 50 propeta mula Jericho at pinanood nila sila habang papalapit sila sa ilog. Hinubad ni Elias ang balabal niya at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, bago ako kunin sa iyo, sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Gusto ko pong ipamana niyo sa akin ang doble ng iyong kapangyarihan para po ako maging leader ng mga propeta. Mahirap ang hiling mo, pero matatanggap mo ito kung makikita mo akong kinukuha sa harapan mo. Habang sila'y naglalakad, biglang may dumating na karwaheng apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila at biglang dinala si Elias sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Sumigaw si Eliseo, kinuha ng mga karwahe ng Israel ang aking ama! At hindi na niya nakita si Elias. Pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan. Dinampot niya ang balabal ni Elias at bumalik siya sa tabi ng ilog Jordan. Hinampas niya ang tubig ng balabal ni Elias at sinabi, nasaan na ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at tumawid siya. Nang makita ito ng grupo ng mga propeta na galing sa Jericho, sinabi nila, ang kapangyarihan ni Elias ay sumasa kanya! Kaya yumukod sila kay Eliseo bilang paggalang sa kanya. Yeah.